Isa sa mga activities na dapat isama sa checklist ng mga magulang ay ang pagpunta sa museum na malapit sa inyong lugar. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng extra knowledge ang inyong mga anak at the same time ay mag-e-enjoy pa sila. Kaya naman this time, dinala namin ang mga chikiting sa Museo Pambata. Hello mga kapapansang almusal, I'm Asia Trinidad. At ako naman po si Sabina Miranda. And I'm Lex Trinidad. And we are here at Museo Pambata! May 8 exhibits na matatagpuan dito, kabilang na dyan ang karapatan hon. Aalamin natin ngayon ang iba't ibang karapatan ng mga batang katulad natin. Come on! Join us in exploring Museo Pambata! Sa aming paglilibot sa museo, nalaman nila ang kanilang iba't ibang karapatan. Isa sa karapatan natin ay ang karapatan na mapagbuti ang ating kakayahan o talino. That's why our parents send us to school and encourage us to develop our talents. Tama kayo dyan. At syempre, may karapatan din tayo na matutong gumalang at lumaking may magandang asal. Pagkatapos ng karapatan hall, pupunta naman tayo sa Old Manila Exhibit. Isa sa makikita natin dito ay ang bahay na bato. Tara, pasok tayo! Nalaman ng mga bata na ang bahay na bato ay katulad ng mga bahay noong panahon ng Kastila. Pero hindi lamang siya simpleng bahay na gawa sa bato. Isa itong ebolusyon ng pinagsamang arkitektura ng bahay kubo at ang kolonyal na arkitektura ng mga Kastila. Here in Old Manila, we can also wear clothes that resemble what our grandparents wore. Like this. Pupuntahan naman natin ang Global Village. Here you can see dolls and national costumes that represents different countries. Bukod sa iba't ibang exhibit, nagkaroon din ng chance ang mga bata para kausapin si Teacher Loreen. Kasama po natin ngayon si Teacher Loreen. Teach, bakit po may Museo Pambata? Alam mo, Asha, nagkaroon ng Museo Pambata kasi kailangan ng Museo Pambata. Kasi noong unang panahon, well actually before 1993, walang museum mapambata dito sa Pilipinas. So naisip nung aming founder, si Dr. Nina Limuson, tapos yung nanay niya, si Dr. Estefania Aldavalim, sabi niya, kulang ang mga facilities para sa mga bata. Dapat merong museum kung saan ang mga exhibit ay nagagalaw, nahahawakan, naaamoy, na-explore. Kasi katulad ng ibang museum, papanoorin mo lang yung exhibit tapos nasa loob lang siya ng salamin.
So sabi nila, hindi magnanay sila eh. So sabi nila, ma, tulungan mo ako gumawa tayo ng museo para sa bata. At noong 1994, nag-open nga yung Museo Pambata. Ano po bang makikita ng mga ibang bata dito? Okay, ang Museo Pambata, iba siya, no? Kasi hindi lang exhibits. Actually, ang makikita nyo, buong kwarto yung ini-exhibit. So, katulad dito, ang makikita natin ay kalikasan. So, tungkol sa environment. So, ang tawag namin dito, environment room. Pag pumunta ka sa kabila, hindi lang isang exhibit, kundi buong kwarto ng tungkol sa under the sea. Tapos, pag umakit ka sa second floor, meron kaming room na tungkol sa katawan. Kasi yung mga bata, di ba, kayo yung pinaka-active. Teach, ano naman po yung mga activities? At meron kami mga regular programs. So, pasyalan nyo rin kami kasi pag may Sabado na nagsasayaw dito ang bayanihan, yung tawag namin sa program na yun ay bayanihan sa museo, kailangan matutunan din natin yung mga local dances natin, di ba? So, sila yung nagtuturo sa amin. So, pasyalan nyo kami. Thank you po, Teach Narine. Nag-enjoy po talaga kami. Thank you din. Sino man po gusto makita yung nakita po namin kanina, punta lamang po dito sa Museo Pambata. Sabi nga, ang mga ganitong pamamasyal ay mas maganda para matuto ang ating mga chikiting in a fun way.